it's China and welcome back to my channel. So kung papansin nyo is bago na yung intro ko kasi wala lang, gusto ko lang siyang palitan and hindi na ako active dito sa YouTube ko, pero ayan, binago ko na yung intro ko kasi gusto ko ulit maging active at gusto ko mag daily vlog kasi miss na miss ko na talaga mag vlog and marami nagchat sa akin na kailan daw ulit ako mag-upload and eto na, mag-upload na ako, na miss ko talaga mag vlog at mag-start na ulit yung class ko, pero gustong-gusto ko mag-daily vlog and susubukan ko, isisingit ko sa lahat ng sked ko. As you can see sa title is, mag-shopping haul tayo and marami na naman akong pouch dito. Puno na yung cabinet ko. So, excited na akong i-share sa inyo to lahat. So, let's start. Di naman super dami yung mga pouches ko, pero ayan, i-share ko na siya sa inyo. And dito muna tayo sa crop tops. So guys, before kayo tumanggap ng parcels or ng mga orders nyo, isanitize nyo muna kasi hindi naman natin masasabi, diba? Kaya safety first muna tayo. So ito yung unang crop top na binili ko. And ang lambot ng tela niya. Hindi siya yung polyester or mga dry fit, ganun. As in cotton talaga siya. Ayan, may kuhit-kuhit pa nga siya. Knitted top ba tawag dito? Super lambot ng tela niya and ang ganda ng combination ng color niya, black and gray. Gandang-ganda ako dito. Matagal ko na ito nakikita sa Shopee pero hindi ko mabili kasi ayun nga, medyo pricey ito. Pero ang ganda niya, pwede siyang i-partner sa lahat. Stretchable siya, kaya ang nice talaga nito. Nakalimutan ko kung anong shop to sa Shopee and yung price niya nakalimutan ko rin. Pero i-indicate ko dyan sa description box at saka sa gilid. Sobrang ganda ng fitting sa akin, kaya nagustuhan ko talaga siya. Ayun, ang likod kasi ng kamay ko, pag-add to cart ko, na-check out ko agad. Diba? Ayun, gastos na naman. Next is crop top again and may nakaprint siya dyan na baby girl. Hindi siya embroidered. Print siya. Hindi ko lang alam kung mababakbak ba siya pag nilabhan ko na and update ko na lang kayo pag nabakbak to. Hindi ko malaman kung ano yung tela nito, kung cotton ba or dry fit. Pero nung sinukat ko naman siya is comfy naman sa katawan. Comfy naman siya sa katawan ko and stretchable siya, kaya okay na rin siya sa akin. And I forgot the shop and the price, kaya indicate ko ulit dyan sa baba. Wala akong pink na crop top, kaya binili ko na rin siya kasi nakutan talaga ako. Para siyang colored na design, diba? Hindi ako mahilig sa pink, pero napabili ako ng pink kasi nakutan talaga ako sa kanya. Dito naman tayo sa mga sando or mga pa-sexy dyan. Razor top ba tawag dito? Basta ayan siya, para siyang Zara. Ito naman is wala siyang tatak pero may print siya dyan na snake and roses. Hindi ko alam kung anong meaning yan pero gandahan ako kasi ang simple lang niya and ayun nga lang, medyo masikip siya sa akin sa may bandang kili-kili. Extra small or small lang talaga yung kinukuha ko pagdating sa sizing ng damit. Hindi nga naniniwala yung mga kaibigan ko na ayun lang yung size ko kasi sabi nila mataba daw ako. Ayan, magpapatunay na small lang talaga ako. Medyo masikip lang siya sa kilikili. So far, yun lang naman yung issue niya sa akin. Pero maganda siya. Cotton yung tela niya. And ang mura lang nito, I think, 176. Nakalimutan ko yung price. Pero mga ganun lang siya, 170. Ito naman is short sleeve t-shirt. Ayun kasi yung nakalagay sa Shopee. Palabas siya ng boobsy dyan. And may mga pa-ribbon-ribbon. And ang issue lang nito is maluwag yung ganito sa akin. Ito yung garter niya, maluwag. Kaya ayun, ipaperepare ko siya. Ang mahal pa naman nito. Pero maganda siya and ang comfy ng tela nito. Cotton din siya. Ayan na. Knitted ba tawag yan? Basta ayan, pag may kuhit-kuhit, alam ko knitted eh. Ang klase niya tignan, pero ayun, na-disappoint lang talaga ako kasi minessage ko yung seller and sabi niya baka daw hindi ko daw kasukat yung pinili kong size. Eh, small na nga, te, wala nang iba. Alam mo nang mag-extra small, eh, wala kang extra small dun. Small lang. So, ayun yung pinili ko, small, pero maluwag siya sa akin, yung bandang sa balikat. Wala na akong choice, kundi iparepair na lang to kasi ang klase niya tignan and pwede siyang i-partner din sa lahat kasi white siya, diba? Ito naman, para siyang H&M or Forever 21 pero mas cheap yung price niya compared sa Forever 21 or H&M. Ang cute kasi ng kulay niya, neon orange. And wala pa akong ganitong top, kaya binili ko siya. Ayun nga lang, masyado siyang revealing, pero siguro papartneran ko na lang to ng denim jacket or cardigan. Basta kung ano yung babagan, bagay ito sa jeans. Kaso nga lang, masyado siyang revealing. Siguro ang pagpupunta na lang kami ng beach, tsaka kuto susuotin. Ito alam ko, usong-uso to sa TikTok man. And may kita nyo kahit sa ang video, suot nila to, itong bralette. Naiya na ako suotin to kasi ang daming meron sa TikTok. And wala na, nabili ko na siya kasi super cheap niya lang. Mga around 38 or 48 ko lang to nabili. So, ito yung mga kinuha ko. Itong white and itong
red brown. Hindi ko na siya masuot kasi nga ang dami nang nanonood sa TikTok, pero syempre susuotin ko to pang picture na lang. Pero bagay to pag pumatak na ulit yung summer kasi ayan, sobrang comfy niya pag sinuot mo, kahit hindi ka na mag-t-shirt, kahit ito na lang talaga. Sa iba, may nakikita ko na adjustable yung strap nila. Yung sa akin kasi wala. Eh, nakita ko lang to sa Shopee kasi ang mura niya. And yun, ang likod kasi ng kamay ko pag na-add to cart, check out agad. Ganda niya rin kasi. And sakto lang to sa akin kasi meron doon small, medium, large. Pero ang kinuha ko is free size para abot siya hanggang small to large. Kasi hindi ko malaman kung ano talagang size ng katawan ko, pero lag kong pinipili is small. Siguro yung mga adjustable is mas mahal yun ng konti kaysa dito. Kaya ito na yung pinili ko. Dito naman tayo sa mga jogger pants. So, nagdadalawang isip pa ako nito kung bibili ako or hindi. Kasi matagal na ako naghahanap ng jogger pants. Nakikita ko lang siya sa H&M, pero hindi ko type yung tela niya. Kaya naghanap ako sa Shopee and may nakita ka ako sa Shopee. Ang mura niya lang. Tatlong color yung binili ko. Itong black, white, and light gray. Ang price nito is 180. So, 180 pesos siya. Medyo naiilang ako pag nasa labas yung tali. Kaya gustuhan ko talaga to kasi yung tali niya is nasa loob. And ayan siya. Ang sizing kasi doon is XL, XXL, and XXXL. So, parang Korean size siya. Parang maliit, ganun. Parang small, medium, large. Kaya ang pinili ko is XXL. And kung gusto nyo talaga yung sobrang baggy, yung triple XL talaga yung kukuhain nyo. Ito naman yung gray. So, itong white, dito lang ako nagka-problema kasi para siyang see-through. Ayan o. Makikita talaga yung underwear mo, kaya dapat mag-cycling ka dito na white. Huwag yung black kasi makikita na may tag-tag pa siyang ganyan. And ito yung tatak niya, classic sport. And gusto ko talaga ng mga jogger kasi ayoko umitim yung hita ko, kaya mas gusto ko yung jogger. Yung tela nito is super comfy pag sinuot mo siya. Parang wala kang suot na jogger pants pag sinuot mo to, hindi siya mainit. At yung sa baba niya is ganyan yung garter niya. Kung sa zipper, pwede mo siyang i-close or i-open. And kaya safe na safe yung pera mo or yung phone mo. Super love ko talaga to jogger pants na to. Indicate ko sa baba yung shop nito. Alam ko maraming may gusto ng jogger pants. And guys, kung gusto nyo ng fit, XL yung kuhain nyo. Kung gusto nyo naman ng medyo baggy, is XXL yung kuhain nyo. Pero kung gusto nyo super duper baggy, XXXL yung kuhain. Last is itong shoulder bag. And marami pa tong iba't ibang color. May nude, may violet. And ito yung pinili ko kasi pwede siyang ibagay sa lahat. Black and white. Ayun nga lang, pulubot yung dito. Pero alam ko naman, pag ginamit ko to ng ginamit, mag-i-straight talaga siya. Super mura lang neto, around 85 lang ata yung bili ko dito. Ang ganda neto kasi, yun, pwede siyang i-partner sa mga boyish style. Yung perfect to ibagay sa baggy jeans, tapos yung oversized shirt, tapos may ganitong shoulder bag. Hindi talaga ako mahilig sa mga bags, pero binili ko siya kasi super mura lang niya. And itatry ko mag-bag kasi hindi talaga ako mahilig sa bag. Sobrang irritable ako pag may bag. Hindi talaga ako nababag. Iniipit ko lang minsan sa bewang ko or nilalagay ko sa bulsa yung mga lip tint or yung pera ko. Pero ayan, may bag na ako. Kaya ilalagay ko na lang dito yung mga ginagamit ko or yung mga pang-retouch ko sa mukha. So, ito lang naman yung mga binili ko sa Shopee. And hindi ko siya binili ng isang bag sa akin. Bali pa isa-isa lang kasi ang sakit sa bulsa pang isang bag sa akin. Bali, tinatiming ko siya pag may free shipping. Alam niyo yun, hindi naman required bumili pag free shipping, pero napapabili ako. And ayun, naipon na siya dito. Kaya, ayan, ganyan na siya kadami. Di naman sobrang dami. Alam ko, marami na naman mapapa-add to cart dyan or mapapa-check out. Lalo na pag sale, malapit na yung 10-10. Kaya ipunin nyo na yung mga orders nyo, ilagay nyo na sa cart nyo, at i-check out nyo na siya pag 10-10 na. Nakaka-engganyo pa naman bumili, lalo na kapag free shipping, di ba? Kasi damit lang talaga yung babayaran nyo and hindi yung nababayaran yung delivery fee. Pero kung wala talagang free shipping, magtiis kayo sa delivery fee kasi tulong na rin yun para sa mga nagdi-deliver sa atin. At guys, isanitize nyo muna ha before nyo tanggapin yung parcel or yung orders nyo kasi need talaga natin isanitize kasi alam nyo naman may COVID ngayon. Hindi natin alam kung kailan ito matatapos. Alam ko sa inyo na nanibago sa mata ko kasi first time ko nag-contact lens dito sa vlog and kailan lang ako nag-contact lens kasi takot talaga ako sa lens, pero tuwang-tuwa ako nung nanood ako sa YouTube. And ayan, nakakabit ko na siya ng madali lang. I think that's all for today's video. And comment down below kung may gusto kayong ipa-vlog sa akin. And I hope na nagustuhan nyo itong Shopee haul ko. Bye!